Sa Department of Trade and Industry o DTI, pinag-aaralan kung oobligahin ang mga manufacturers o retailers na ipaalam sa mga consumers ang pagpapatupad ng shrinkflation sa pamamagitan ng paglalagay ng label o signage. Ang detalye sa report ni Clay Zelpardilla. Rise and shine, Clay. Busog na sa isang takal ng kanin si Kesa noon. Pero ngayon, parang bitin na siya sa isa kaya nakagdalawang rice ako. Pangmasa raw ang mga tindang pagkain ni Edgar. Pero ramdam nila ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Kaya imbes na dagdagan ang presyo ng kanilang paninda. Sa kanin, halos umaapaw na yan dati. Ngayon, ginaganon na siya, pinapantay. Nililitan lang namin yung slice niya sa mga karne. Halos wala na pong kita. Pagka hindi namin gawin yung ganun. Pansin din ng ilang consumer ang pagliit o pagaan ng ilang grocery item. Kaya ang pinagplanuhang handa noong holiday, kinapos. Yan yung spaghetti. Dati, 1 kilo siya, may kasama na siya, may free nga siya na sauce. Pero pag tinignan mo, pag niluto mo, kakaunti. Instead na 1 kilo, naging 750 grams lang ganun. Pero same price siya. Tumatabang naman daw ang ilang paboritong inumin. Medyo malabnaw nga or medyo nababawasan yung parang efficacy ba nung kape, hindi nakukuha ng mga consumer yung value na kanilang ine-expect sa kanilang pagbili. Sabi ng Department of Trade and Industry, ang tawag dyan, shrinkflation, ang pagbawas ng laki o timbang ng produkto nang hindi ginagalaw ang presyo. Pinag-aaralan ngayon ng DTI na obligahin ang mga manufacturer o mga retailer na ipaalam ang mga ganitong pagbabago sa mga mamimili sa pamamagitan ng paglalagay ng label o signage. Ilalagay siya sa pakete, sa labeling, sa packaging. Kung retailer, then ilalagay siya sa shelf as a signage dun sa mga retail shelves ng mga supermarkets and grocery stores. Para ma-highlight yon at right to information ng consumers natin ay may maiproteksyonan. Maganda na nakalagay talaga yung mga ganong mga abiso para mas nakakapagplano yung mga consumers sa kanilang mga bilihin at nakakapag-budget sila lalo. Giit naman ang ilang supermarket owner. That's discriminatory too, of course, to the manufacturer, di ba? Parang sinabi mo, huwag mong bilhin to, ha? Maaring ma-shortchange ka. Kailangan maging mapanuri din tayo sa binibilin nating item. Ayon sa isang grupo na gumagawa ng sardinas, hindi na kailangan ng ganitong regulasyon dahil hindi dapat ipinatutupad ang shrinkflation. Hindi nga, ayaw nga namin, kalukuhan yan eh. Pag binabahan natin yung timbang ng lata, niloko na natin yung consumer. Ay, mas mura ito, nilalabas, mas barato, mas affordable. Pero binawasan mo yung number of stock. May mga paraan daw para mabawasan ang gastos ng produkto tulad ng paghahanap ng mas murang sangkap. Kaugnay niyan, pinag-aaralan ang paggawa ng bago pero mas murang Pinoy sardines. Makatutulong daw ito para mas maging abot-kaya ang sardinas sa gitna ng shrinkflation. Sa huli, ang shrinkflation ay isang business decision na binabantayan ng DTI. Chine-check natin kung mahuhulog siya sa profiteering, which is illegal. Yung profiteering, ang ibig sabihin niyan, yung true worth or value ng product, sobrang mahal nung presyo ng item versus the true worth. Clay Zelpardilla, para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.